Limang dekada na ang lumipas mula nang maitatag ang Communist Party of the Philippines. Limang dekadang pag-aaklas sa gobyerno. Limang dekadang pagpapalaganap ng baluktot na ideolohiya sa mga kanayunan. At limang dekadang pagpapahirap at panggagamit sa mga katutubong Pilipino. Kasabay ng kanilang ika-52 anibersaryo nito nakaraang Marso, pagdiriwang din ito ng pagkawala sa gapos ng mga tinaguriang red areas ng Surigao del Sur sa kamay ng mga rebelding grupo. Sa taong ito, 822 barangays mula sa iba't ibang panig ng bansa ang makakatanggap ng tigto 20 million pesos mula sa Barangay Development Program. Kasunod ng Davao Region, pangalawang makakatanggap ng pinakamalaking pondo ay ang Rehiyon ng Caraga, kung saan galing ito sa 16.4 billion pesos na inila ng pamahalaan para sa mga lugar na matagumpay na naiwaksi ang insurreksyon sa kanilang isa ang Sitio Ibuan sa Barangay Mampi sa Bayan ng Lanuza sa mga pilot ELCOC project ng pamahalaan ng Surigao del Sur. Sa pagpunta ng aming grupo sa lugar, hindi pa rin nawawala ang bakas ng kahirapan sa mga kalsadang aming nadaanan. Mahigit 30 minuto mula sa poblasyon sa makipot at bato-batong kalsadang ito, matatagpuan ang Sitio Ibuan. Problema kasi dito sa amin, parang nung una hindi nakita ng gobyerno kasi ang layo. Kaya marami talagang mga tao na parang hindi sila nakita ng gobyerno. Malaking porsyento ng mga naninirahan dito, tawang mga miyembro ng mga indigenous groups sa Mindanao. Bukod sa nahuli sila noon sa mabilis na pagbabago ng mundo, salat din sila sa edukasyon. Kaya't marami sa kanila ang naimpluwensyahan ng mga rebelding NPA. Ito yung mga barangay na were being targeted for community support program. So nag-deploy po yung batalyon namin ng community support program doon. Doon na nalaman na yung level ng influence ay mataas na. Kita natin na isa sa mga ginagamit talagang issues sa recruitment ng CPP is yung sa education. Kasi yung mga tao rito, hindi man natin masabi lahat sila ay nakapagtapos ang pag-aaral. So madali silang ma-receive ng mga deceptive recruitment sa kabila. Lalo na dun sa mga issues, propaganda na ginagamit ng NPA. Yun nga, sinabi ko kanina, which is yung poverty, lack of livelihood, and then yung undevelopment sa isang lugar. Hirap ding mapasok noon ang tulong ng gobyerno at militar ang Sitio Ibuan. Bunsot ng kawalan ng kalsadang, nagtudugtong dito mula sa bayan. Kaya naman ang mga NPA noon ang itinuring ng gobyerno ng mga katutubong naninirahan dito. Dami ng mga sundalo dito mag-operasyon, parang sitahin yung mga sibilyan. Yung parang hindi nagustuhan ng mga taga-bundok, yung mga tribo kasi. At takot talaga yan ng mga made in uniform.
pag makakita sila ng mga sundalo, parang takot sila. Nakaranas ng harassment yung mga tropa namin doon na na-deploy. So may mga engagement sa palibot ng Ibuan, mga encounter, may mga violent incidents na nangyayari. Yun ang resistance ng mga tao doon, pati yung mga armado. Kasabay ng pagpirma sa EO-70 taong 2018 din ang unang naramdaman ng mga tao sa Sityo Ibuan ang pagpasok ng tunay na pamahalaan sa kanilang lugar. Sa pagtutulungan din ng pamahalaang panlalawigan ng Surigao del Sur at 36th Infantry Battalion sa lugar, nakapag-abot sila ng iba't ibang pangkabuhayan para sa mga katutubo. Agad namin napansin na kulang yung livelihood ng mga tao. Kasi makita man natin yung mga ITs o yung mga indigenous people, more on abaka sila, abaka at mga laging yung pinagkakakitaan nila. Andun din yung makikita mo yung poverty. Kumbaga, kulang na kulang yung sustainment sa living nila para dito sa mga tao rito. Binigyan kami ng 500,000 para sa proyekto sa itikan, duck production, native chicken production, habal-habal enterprises, at saka swine production, tilapia production. Mayroon na rin naitayong military detachment sa lugar upang matiyak ang seguridad ng mga katutubo rito. At ang mga dating katutubong sumapi sa NPA, matiwasay na rin nakapag-surrender sa gobyerno. Ang mga former rebels, sila din ang nagbuo ng parang part ng village defense nila, nagiging kapgo. Marami pa nagbo-volunteer to join the kapgo to protect the village na hindi na talaga maka-infiltrate. As of this time, hindi na talaga makapasok yung NPA doon. Na-address muna yung root cause nung ano nila, recruitment. Bakit sila sumasampa, na-explain natin ng maayos, and then later on, nagbalik loob na sila sa gobyerno. Yung mga tao, kailangan talaga nila ng support, no, galing sa government para maramdaman nila na mayroong gobyerno na tumutulong para sa kanila. Simula nang pumasok sila ni ang 36 IB dito, parang peaceful na dito, salurong-saludo ako sa kanila. Hindi maano itong lugar na to kung wala sila. Ganito rin ang sitwasyon sa Barangay Diatagon sa bahay ng Lianga. Madalas itong manguna bilang kuta ng rebelyon, lalo't may pagkakataong sila na lamang ang natitirang nasa listahan ng mga pinamumugaran ng mga NPA sa buong Surigao del Sur. Ngunit dahil na rin sa mga pinagsama-samang pagpupursigi ng LGU at pwersa ng militar sa lugar, unti-unti na rin napapasakamay ng gobyerno ang mga sityong ito. Ang laki ng improvements ng pag-implement namin sa ILCAP. Wala nang gulo, wala na ang mga MPA, malayo na sa lugar namin. Pero kung mayroon man, medyo kunti na lang sila. Hindi katulad sa noon na lagi ang bakbakan. Sa kasalukuyan, nagsisilbi na itong kanlungan ng mga dating kasapi ng komunistang Kilusan. Isang lugar kung saan tahimik silang nagbabagong buhay, nang sa ganun, ganap silang makapamuhay ng mapayapa at matiwasay. Isa rin ang kanilang barangay sa nakatanggap ng 20 milyong ayuda mula sa pamahalaan na gagamitin nila sa iba't ibang proyektong ikauunlad ng kanilang lugar. Bukod pa rito, pinagtuunan din ng pansin ni Governor Pimentel ang pagpapatayo ng eskwelahan sa Barangay Diatagon para sa mga kabataang katutubo. Tinitiyak namang nasa pangangalaga ito ng Department of Education, lalo't marami kasi sa lugar noon ang naipasarang eskwelahan dahil nagagamit umano para sa pulang Kilusan. Bahagi rin ng budget ng kanilang barangay ang pagpapagawa at pagsasaayos ng kanilang pantalan upang matugunan naman ang kahirapan at kawalan ng trabaho sa lugar na siyang minsay ginagamit na issue ng mga NPA. Na-implement po itong project na Peace Port, I think mga 2016. 100% sir ang naitulong sa pundar na ng Peace Port dito sa Barangay Diatagon. Dahil ang income namin sa barangay na pasukan na yun, kaya another income sa ano namin din. Pangalawa, yung lahat ng mga tao dito nakabinipisyo po sa dito sa Peace Port.
maliban sa inisyatibo ng gobyerno, LGUs at iba't ibang ahensya ng pamahalaan, malaki rin ang ginampanang tungkulin ng puwersa ng militar, hindi lang sa pagpapanatili ng seguridad sa mga kanayunan. Sila rin kasi ang pangunahing nilalapitan ng mga rebeldeng naipit sa bakbakan at gusto nang magbalik loob sa gobyerno. Sa tuwing may engkwentrong nagaganap, hindi maiiwasan na mayroong masaktan, masugatan at mawala ng buhay. Sa pagbisita ng aming grupo sa 4th Infantry Division, eksklusibo naming nakapanayam ang babaeng dawit sa engkwentrong naganap sa pagitan ng mga militar at NPA sa probinsya ng Surigao del Norte habang patuloy na ginagamot at nagpapagaling mula sa mga natamo niyang sugat. Laking pasasalamat niya sa mga militar sa pagbibigay sa kanya ng isang pagkakataong makapamuhay muli ng payapa. Unsa imong ika-istorya sa mga sundalo ilang kang hitabangan? Ika-istorya na ko sila. Nagpasalamat ako na natabangan ako nila. Sa pa imong plano? Gusto pa na ako makita na ako pamilya. Force of operation yung sundaluhan natin. So siya, iniwan siya ng kanyang mga kasamahan. So nung iniwan siya, dahil nakuha siya na inabutan siya na may sugat na siya, so tinulungan siya ng ating mga kasundaluhan, nilapatan ng first aid. Kasi meron tayong mga aid man, baka ng mga sundalo. Pumukaw din sa aming atensyon ang sundalong ito na iika-ikang inaalalayan ng kanyang kasamahan na tila may iniindang karamdaman sa kanyang likuran. Siya din ang naitalagang umalalay kay Jocelyn noong panahong yun sa kanilang pagamutan at napansin ng aming grupo na malapit ang loob ni Jocelyn sa kanya. Di kalaunay na pag-alaman namin na siya si Staff Sergeant Jeline Cadorna, isa ding dating rebelding NPA na nasugatan at naipit sa engkwentro sa kabundukan laban sa mga militar noong Pebrero taong 1999. Anya, 13 anyos pa lamang siya noon nang tumaka siya sa kanilang tirahan at napagdesisyunan niyang sumapi sa kilusan. Nagkataon na yung uncle ko, sir, commander sa Front Committee 16. Pumunta sila doon sa lugar namin. Saka nung time na yun, magre-recruit pala sila ng mga kabataan. So tamang-tama, sir, na ako yung nakuha nila, na engganyo na sumama. Naglayas na ako, sir, eh. Ang batang Jeline na naipit noon sa engkwentro, hindi na nagbakasakaling mabuhay pa at naisipan niya na lamang na magpakamatay sa kadahilanang napalibutan na siya noon ng mga militar. Ngunit kasalungat ng kanyang paniniwala noon, hindi nagdalawang isip na siya'y sagipin at bigyan ng agarang tulong medikal ng mga sundalong nakapaligid sa kanya. M16 saka M14 yung nakatama sa akin. Kita ko na nga yung magkasabi ko talaga sa nagpakita talaga si Lord sa akin. Lumapit ang sundalo, sir. Nagdala sila ng duyan. Tapos tinulungan ako, sir, na maibaba sa bundok. Sabi niya, sir, tulungan natin to, buhayin natin, kabata pa. Yung mga sundalo, sir, nung time na yon, hindi talaga nila ako pinabayaan. Isa lamang noon si Staff Sergeant Cadorna sa mga child warriors sa Mindanao at sa kanyang pagbabalik loob sa gobyerno. Batid niya na sana mapulutan ang aral ang kanyang naging karanasan at upang mahikayat na ang mga natitirang mga NPA sa kabundukan na magbalik loob sa pamahalaan. Mali po yung mga pinagsasabi ng iba, sir, na ang mga sundalo kapag sa gera ay pinapatay nila yung wounded. Hindi po totoo kasi ako yung living buhay na katotohanan, magpakatotoo na mas tinutulungan nila, sir. Tinutulungan nila, hindi nila iniisip na kalaban. Batid naman ni Major General Andres Centino, ang commander ng 4th Infantry Division, na hindi kailanman itinuring na kaaway ang mga Pilipinong nabulag lamang sa maling paniniwala. Hindi naman sila kalaban talaga kapwa Pilipino natin. Naluloko lang sila ng mga leaders nila. And these NPAs, mostly hindi nga ang ano nila is they were just being swayed, naging biktima lang sila. But they are Filipino still at dapat din na bigyan din natin ng attention and care. Ganito rin ang prinsipyong pinanghahawakan ng mga kasundaluhang nagbabantay sa kabundukan ng Surigao del Sur. Ang tradisyonal nilang tungkulin at dating baril na kanilang hinahawakan na palitan ng pangkabuhayan para sa mamamayan at mga dating rebelde sa kanilang nasasakupan. Ito'y labanan ng serbisyo. Serbisyo ng gobyerno at saka serbisyo ng
kabilang grupo. Makikita ng tao kung gaano talaga magservisyo ang gobyerno. Nakilala namin ang mag-asawang alias Julio at Llama, mga dating nanunungkulan bilang guro ng rebeldeng samahan, na ngayon ay kinukupkup ng 3rd Special Forces Battalion sa bayan ng Llanga. Batid nila na ang pagtalikod sa dati nilang samahan ay maaring maglagay sa kanila sa panganib at maging sa kanilang pamilya. Para sa akin, ang pakikibaka namin, pakibaka ko ay walang dahilan talaga para sa akin. Tunay na ito. Dahil iniisip ko, paano ko mapalaki ang aking mga anak na malayo para sa akin. Mahirap, isa pa, hindi sila makapag-aral ng tama, walang kinabukasan. Yung panganay namin na anak, gusto ko maging isang sundalo kasi para makasalalay sa aming kinabukasan ng aking mga makasalalay sa aming pamilya, sir. Kasabay ng kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan, ang pag-asang hindi na muling maliligaw ng landas ang kanilang mga anak at kahit sinong kabataan sa maling direksyon na kanila noong tinahak. Napakarami ng bumaba na mula mag-assume ako. No? Napakarami ng bumaba na mga pan, lalo na yung mga membro ng tribo. Dandahan na rin nakakaintindi na walang patutunguhan yung paglaban nila. Bukod sa mga katutubong komunidad, hindi may pagkakaila na isa rin ang mga kabataan sa kadalasang punteriyang may kayat ng CPP-NPA. Dala na rin ng kamusmusan at minsan isinabayan pa ng kahirapan. Madali silang nakakasangkapan ng grupo sa kanilang kilusan laban sa pamahalaan. Isa rin si Chinchin sa mga kabataang naligaw ng landas noon matapos mapasapit sa kilusan. Naging legal ako, naging aktivista. Tapos dahil dun sa kaibigan ko na sinama ako, yun na yun, nakilala ko yung ibang mga kabataan na iba't ibang paaralan. Tapos nag-usap-usap kami, yung kabataan party list, yung bayan muna, yung mga ganun yung kabayan, yung mga kabayan block. Hindi, sabi ko sa sarili ko, kung ganun pa lang ang nangyayari dito sa atin, tapos walang sino man na gustong tumulong sa mga lumad, para saan pa yung pag-aaral ko? Kwento niya sa amin, matapos ang siyam na buwan na pakikibaka niya bilang isang aktivista, doon na siya nagpasyang tuluyang pumasok bilang isang tunay na miyembro ng kilusan. Doon niya na rin umano naramdaman ang isang tunay na pamilya at samahan. Yun yung nagsimula na naging full-timer ako na maging legal. Halos 9 months ata yun. Pero yung 6 months pa lang ako, doon na kami binigyan ng pag-aaral about sa NPA. Feel mo talaga na hinihintay ka nila na maging kasama nila habang buhay. Minsan kung pinupuntahan ka ng mga kasama mo, tinatanong ka, nagkape ka na, kumain ka na. Edi, tulad ko na ano, na parang hindi masyado ano sa pamilya. Edi, parang ano ko, naramdaman ko na dito lang pala yung tunay na ano, yung parang pamilya talaga. Ngunit isang gabi, nagbago lahat ang ihip ng hangin. Minsan, naranasan ni Chinchin ang isang malagim na inkwento nila laban sa mga militar. Bago ng kanyang isipan. Sino bang naiwan? Wala nang ganun. Basta takbo, basta wala nang pag-alam sa mga kasamang naiwan. Sabi ko, patay na ni, ano nang mangyari, yung ganun. Doon ko nakita yung ano, yung parang lesson na masasabi mo, na pag may mga ganun mga pangyayari na nangyari doon sa taas, hindi na talaga, kumbaga hindi ka na talaga nabibigyan ng oras o hindi ka na naaalala ng mga kasama. Noong panahon na yun, hindi na ako naniniwala sa Panginoon. Kasi walang Panginoon sa amin dun eh. Yung Panginoon sa amin dun, yung armas na hawak mo. Kasi yung armas na hawak mo, siya yung puputok para patayin yung kalaban mo. Hindi naman, wala namang magagawang Panginoon dun sa taas. Pag-aamin ni Chinchin, hindi niya kagustuhang bumalik sa gobyerno noong panahon na yun. At naisama lamang siya sa pagbaba ng isa niyang kasamahan. Ngunit hindi rin nagtagal, unti-unti niya nang tinanggap ang bagong pag-asang handog para sa kanya. Tatlong buwan din din mahigit bago ko talaga tinanggap yung parang nandito na talaga. Dalawang linggo pa lang ako sa batalyon, may nakontak na ako sa taas. Sabi ko, gusto kong bumalik. Pero naglumural ako kasi sabi nila, makabalik ka lang dito kasama kung dala mo yung bayad ng baril. Tapos yung baril wala sa akin, nasa brigid. Di sabi ko, mas importante pa pala yung baril sa inyo kasi sa akin.
Sabi nila, mas importante ang baril daw. Kasi di daw sila nakakabili, walang pambili. E di doon ako naglumural, sabi ko sa sarili ko. Wala pala talaga akong halaga sa inyo. Sa tagal ng panahon kung pagserbisyo sa inyo, yung baril pala yung gusto niyo. Sa tulong ng 36th Infantry Battalion na kumakalinga sa kanya, naghihintay na lamang si Chinchi na maaprubahan ang kanyang aplikasyon upang maging isang ganap na sundalo. Malayo sa naging buhay niya noon na puno ng kasinungalingan, karahasan at pangamba. Kung dati isang kasangkapan ang turing sa kanya, ngayon nakahanap na siya ng matatawag na tunay na pamilya na pinagbuklod ng kanilang layunin na makapaglingkod sa bayan. Na pumasok ang nabilang isang sundalo sa mga NPA, sa mga mahirap. Tapos nalaman mo ang katotohanan kung ano talaga yung NPA at kung bakit sila naging sundalo. Tapos alam mo talaga na gusto mo talagang tumulong sa kapwa. Ngayon na binigyan ka ng isang pagkakataon ulit ng Panginoon, gawin mo nalang gama na maging totoong sundalo. Iba't iba man ang pagsubok na dinanas ng probinsya ng Surigao del Sur sa kamay ng mga rebeldeng NPA, kung paiigtingin naman ang pagtutulungan at pagpili sa tamang gawain, marahil ang isang hangarin ng pamahalang panalawigang mapalaya sa sigalot ang probinsya, unti-unti na rin matutupad. Sabi ko nga ang dream ko sa Surigao, may balikin mo sa dati na kahit saan ka magpunta, sa bundok, o sa kalsada, matulog ka, walang gagalaw sa'yo. I am doing this for our next generation. And generations to come, sana makuha nila ang everlasting peace. Magandang gabi, Pilipinas!